aking piloto sa bangka ni Kuya Jok ng isang malaking isda. Ito ay ulam natin ngayong araw. Sariwang-sariwa pa po yan mga ka-junior. Malaki. Kaya kitang-kita na yung mga ngipin-ngipin. Ayan mga ka-junior, samahan niyo po ako kung paano natin siya linisin. Good morning mga ka-junior, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito pala tayo ngayon para ipakita ko sa inyo yung huli naming isda. Ito nga pala tiniran ako ni Kuya Jok ng isang malaking isda. Ito guys, itong isda na ito, huli namin sa bangka namin ngayong araw. Kung makikita nyo po, sariwang-sariwa pa po. Siguro ito guys, mga 1 kilo. Yan, ito ulamin natin ngayong araw. Medyo may ngipin-ngipin pa siya. Ayan. Ito, malaki pa po sa mukha ko. Ito, mga nasa 75, 3/4 kilos. Ayan guys. Kung makikita nyo, nasa, dalawang dangkal. Dalawang dangkal yung haba niya guys. Meron pa siyang ngipin. Ayan guys. Ayan mga ka-junior, sariwang-sariwa. Kulang-pula pa po yung hasang niya. Itong isda na to ay huli namin ngayong araw. Hindi ko na na-videohan yung pagkikilo namin ng isda galing sa bangka. Medyo lowbat kasi kanina. Guys, panoorin nyo po guys kung paano natin linisin itong malaking isda. Ayan. Malaki pa po sa mukha ko. Mga ka-junior, samahan niyo po ako kung paano natin linisin itong malaking isda. Tara! Mga ka-junior, maglilinis po tayo ng isda ngayon. Ihanda po natin yung ating malaking isda. Then, gunting. Yan, para po sa pagputol ng mga paliktik. Then, kutsilyo. Ito pa yung maliit na kutsilyo para sa panggilit natin. Tapos, sangkalan. Guys, ang una natin gagawin ay kaliskisan muna natin yung isda. Medyo ingat lang po tayo sa pagkakaliskis para hindi po tayo nahiwa sa masugatan. Guys, pwede natin itong sarsado, sweet and sour. Pwede rin po natin siyang pangprito. Pampaksiw yan. Tapos na po yung kabila.
Then doon naman tayo sa kabila, balita rin natin. Ayan, pwede na po nating gupitin o kutsilyuhin yung fin. Ayan, pwede po tayong gumamit ng kutsilyo or gunting. Ayan, ito po yung pinakapalikpik. Medyo matigas po siya. Ayan. Tanggalin po natin lahat ng palikpik sa tagiliran, sa likod. Ayan. Kung makikita nyo po, medyo matigas po siya. Malaki kasi pong isda. Medyo mahirap siyang putulin. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Ayan. Ayan po, nakikita nyo po, pinuputol po natin yung kanyang palikpik. Ayan. Dito naman po tayo sa ibabaw. Ayan. Mga ka-junior, pwede po tayong gumamit ng gunting or kutsilyo sa pagputol ng mga pin or palikpik. Lalo na pag ganitong kalaki, medyo matigas na po siya. Kung hindi po matibay yung kutsilyo natin or gunting natin, maaari po siya mabungi. Ito na po yung pinakanin niya. Palikpik. Ayan. Medyo matigas po siya. Pero kung matalas po yung kutsilyo nyo, mas maganda kutsilyuhin na lang para mabilis siyang maputol or mabali. Ayan, medyo matigas po siya, kaya kailangan putulin po natin ng malaking kutsilyo. Ayan, kung makikita niya po, ayan. Medyo matigas talaga siya. Mahirap putulin. Ayan guys, ayan mga ka-junior, ayan, putulin naman natin yung kanyang buntot. Ayan. Ito na po yung tinanggal natin yung mga palikpik, fin. Ayan. Medyo makapal na yung kanilang mga tinik sa likod. Kasi malaki na siya. Sunod po naman natin ay tanggalin natin yung kanyang biyakin natin muna sa gitna. Ayan. Hanggat maaari po, iwasan nating maputok yung pinaka-abdo niya para hindi po siya mapait. Kasi pag naputok po natin yung abdo niya, medyo mag-iba na po yung lasa na isda natin. Yan. Ingatan lang po natin na huwag sumabog yung abdo sa loob ng dyan habang inihiwa po natin. Yan. Tsaka mga ka-junior, ingat lang po tayo kasi baka mahiwa tayo ng kutsilyo or matusok tayo. Ayan. Medyo inuuna lang natin yung gitna. Ayan. Ayan. Ito yung pinakalaman loob niya. Atay, itlog. Ayan. Pwede rin po natin kainin yung atay tsaka itlog. May masarap po yan. Pwede rin na po natin siya. Ayan. Pwede natin siya i-waste. Ayan, medyo matigas yung laman loob niya. At nag-iingat lang din tayo kasi baka matusok tayo ng tinik. Mahirap na maduduguan yung natin. Yung nililinisan natin isda.
Ayan. Mas nadadalian po kasi ako pag gunting yung gamit ko. Pero dapat yung gunting na gamit nyo, eh medyo matalas siya para hindi siya isang gunting nyo lang. Mapuputol na agad yung ginugunting nyo dito sa loob ng tiyan ng isda. Ano. Medyo ano eh, medyo kapit na kapit siya. Ayan, malapit na matanggal. Ingat lang po tayo kung sakali maglilinis tayo, lalo na mga ganitong kalalaking isda, para maiwasan po natin yung matusok yung ating mga daliri. Ayan. Medyo makapit yung ano niya, yung laman loob niya eh. Huwag lang natin mabadaliin para hindi po tayo matusok. Ayan, konti na lang, matatanggal na. Ayan. Ito yung pinakali niya. Atay, ayan, ayan yung abdo. Sunod naman natin yung hasang. Guys, yung hasang naman, medyo talagang parang anto. Talim ng lagari. Pag hindi maayos yung pagkakahawak, pwedeng matusok. Kasi pag mga ganitong kalalaki na, yung hasang niya, matatalas na yan eh. Parang lagari na yan eh. Ayan na. Ginugunting po natin siya. Mas nadadalian po kasi ako pag gamit yung gunting. Ayan po, yan. Basta pag maglinis lang po tayo ng isda, lalo pag ganitong kalalaki, ingat lang po tayo para hindi po tayo matusok or mahiwa. Ayan, ito po yung pinakahasang niya, yan. Pinakahasang niya po yan, sariwang-sariwa, pulang-pula. Baliktad rin naman po natin, sa kabila naman tayo magtanggal ng hasang. Ayan. Ayan mga ka-junior, oh, hasang naman po sa kabilang side ng isda na tinatanggal natin. Nakakatakam na, parang ang sarap i-almusal ngayong umaga itong ating malaking isda. Guys, pag mga ganitong isda guys, pwede mo siyang dalawang luto, pwedeng iprito, pwedeng ipakso, pwedeng isigang sa buwan yan. Ito na yung hasang niya sa kabilang side naman, pulang-pula. Ayan guys, so ito na po yung ating isda. Hugasan po natin mabuti. Ito, hugasan po natin mabuti yung ating isda para matanggal po yung dugo-dugo. Ayan. Kapag hinugasan po natin may isa, hindi siya ganong malangsa. Patuloyin po muna natin siya. Ayan. Ngayon naman po, putulin po natin siya gamit ang ating malaking kutsilyo. Kasi mga ka-junior, medyo matigas na po yung tinik. Pag ganito pong kalalaki yung puputulin natin, kailangan matalas po yung ating kutsilyo. Pagbibiyakay po naman po natin siya, gamitan po natin siya ng pamukpok or pukpukin natin gamit yung kamay natin. Ingat lang po tayo kasi talagang matigas po, medyo makunat na po yung tinik. Kung i-slice po natin siya, depende po kung gano'ng kalaki po yung gusto nyo sa pagpiprito or kung gusto nyo kung gano'ng kalaki po yung pagdidivide ng isda. Yan. Medyo matigas-tigas siya, masakit sa kamay. Yan. Aray. Malaki po kasi yung ano niya, yung tinig niya eh, pag mga ganito ng size ng lilinisan natin. Ayan. Yan, gamitan po natin siya ng pamukpok para po yung pinakatinik niyang malaki, matanggal po natin yung tinik niyang malaki. May ano kasi ito, medyo masakit-sakit na yung, ano, yung kamay natin, kaya gamitan natin siya ng pamukpok para maputol agad yung malaking tinik. Yan. Ingat lang din kasi baka malaglag yung isda natin. Ayan. Ang matigas lang naman dito yung pinakatinik niya kasi malaki. Ayan. Pero pag naputol na yung tunik, kahit maliit na lang na kutsilyo, okay na yan. Kasi pag laman-laman naman, malambot naman po siyang hiwain. Ayan, para maganda yung pagkakahiwa natin. Ayan.
sa yung slice na gagawin niyo sa isda, depende kung gaano kalaki yung gusto niyo. Pwede naman dalawang slice lang or tatlo. Yan. Kasi pag ganitong kalalaki naman, medyo matagal na rin siya lutuin. Kasi malaki na, hindi katulad ng mga maliliit lang na isda. Maliit lang, madali na siyang mapakuluin pag niluto mo. Yan. Hugasan po uli natin siya para yung dugo-dugo natitira, mawala-wala yun lang sa. Kalimitan kasi ang nagpapalangsa rito yung pinakadugo niya. Yan, hugasan po natin mabuti. Hanggang sa mawala yung pinakadugo niya. Ayan. Pagkatapos natin hugasan, asna naman natin siya. Aga, mga ka-junior, paglalagay pala ng asin, depende naman sa inyong panlasa. Pwedeng konti lang, o kaya naman kung sasabuan mo yung isda, doon muna lang siya lagyan ng asin. Ayan. Lagyan natin ko ng konting asin para sa kung ano mang gusto natin luto. Ayan. Konti-konti lang para hindi siya gaano maalat. Itong isda na to, kahit anong luto, masarap to kasi sariwang-sariwa. Hindi lang pagkakaiba ng sariwa at saka ng yelado. Mas masarap kasi kaya nilala pag ganitong kamamatay lang ng isda. Yan, asnan lang po natin siya maybe. Ayan. Ito na po yung ating nilinisan na isda. Maraming salamat pala sa iyo sa mga ka-junior. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click bell notification para updated po kayo sa aking mga inilalabas ng mga bagong video. Then, palike na rin po, then comment sa baba para po sa susunod na video ko. Meron po kayo, may shoutout ko po kayo ang yung channel. Guys, mega shoutout nga pala kay Rapi Hopio ng Maliksit Res, Tabing Dagat, Bacoor, Cavite. Yung mga magpapashoutout nga pala, comment lang po sa baba para sa susunod na vlog natin tungkol sa fish at sa iba pang vlog sa aking personal at mga reaction video. May isama ko po kayo sa aking YouTube video. Shoutout po sa lahat. Maraming salamat.